Mateo, 9 na kabanata. Sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, "Nilalapastangan niya ang Diyos!" Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan? O ang sabihing, tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo, na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa." Sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na." Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan?" Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, "Hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan ito. Habang ang nais ko at hindi handog, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matulog." Lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo at siya'y hinanong, "Kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Dapat pang malungkot ang mga panahon ni isang kasalan habang kasama pa nila ang lalaking kinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuot. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang pinagpian at lalong lalaki ang puni. Wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisiglang bala. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang bala, matatapon ang alak at mawawasak ang sisiglang. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisiglang bala. At sa ngayon, kapwa ito nagkakatay." Isang pinuno ng mga Hudyo, lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, "Kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay." Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alaga. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit. Gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauna at ang mga tao na nakakainan. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi pa tayong bata. Natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto. Hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon. Ang pangyayari ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupain iyon. Pag-alis ni Jesus doon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. Sumisigaw sila habang nasa daan, "Anak na namin,
Humahabag po kayo sa amin. Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo? Opo, Panginoon. Sagot nila, hinibo niya ang kanilang mga mata at sinabi, mangyari ang ayon sa inyong pananampalataya. At nakakita nga sila, mahigit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin iyon kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ipinamalita nila sa buong lupain iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Nang paalis na sila, dinala kay Jesus ang isang piling sinasapian ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita agad ang piling. Namangha ang mga tao at nasabi nila, kailanman ay wala pang nakitang katulad nito sa Israel! Subalit sinabi naman ng mga Pariseo, nakapagpapalayas siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pinuno ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nitong-nito at hindi alam ang gagawin, parang mga tupang walang bastos. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alaga, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Mateo, 10th kabanata. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Una ay si Simon na tinatawag ding Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hindi o sa alinmang bayan ng mga Samarita. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral na malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin at linisin ninyo ang mga may keto at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng pera, maging ginto, bilang o tanso, sa inyong paglalakbay. Huwag din kayong magpaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay. Saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat dapat pakituluyan, at kayo ay tumuloy sa bahay niya habang kayo'y nasa lugar na iyon. Magpasok ninyo sa bahay, sabihin niyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na iyon. Kung karapat dapat ang mga nakatira doon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong pagpapala. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo iyon. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati.
Mag-ingat kayo, sapagkat kayo'y dadakpin at isasaktal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadaling kayo sa mga gobernador at mga hari ng dahil sa pagsunod ninyo sa akin upang magpatotoo sa kanila at sa mga hindi. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mabahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalisa, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakalulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Ganyan din ang gagawin ng Ama sa kanyang anak. At lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang anak ng tao. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin din sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinatawag nilang Belzebub, lalo nang lalaitin nila ang kanyang mga pasambahay. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalagtan at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansang. Huwag inyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang kumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng 100 tanso ang 20 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sinumang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Huwag ninyong isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng isang tao ay kanya na rin mismo mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o